God bless you, beloved brethren. Well, our beloved elder, let us pray. O punikila at mapagpala naming Diyos, sama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon na aming ibinigay na panahon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming maraming salamat, mahal na Panginoon, karating na malulhati ang mga anak at aming na isasagawa ang aming buhay espiritual ang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa paglagis mo sa maunang yugto ang aming mga pagpupuri, pakikinig ng patutuo, awitin yung mga awit na yung nilangisan, at ang pagbibigay ng may katapatan. At muli, mahal na Panginoon Jesus, andito na kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran, at kaalamang espiritual na maintindihan namin ang mga salita na aming pag-aaralan. At sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved pastor, buksan mo po ang aming pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Langisan mo po ito, samahan mo ng iyong kapangyarihan. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, we bind the power of darkness, cast out from us, and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Para tayo sa palingki, maminamali, sabay-sabay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At video nakakatuwa dahil hindi naman tayo maminamahal. Hallelujah, mga robot na kapag ano'y pinapagawa, eh talagang pag pinindot yung buton ay isasagawa natin. At kailangan talaga natin maminamahal na maibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagpapasalamat sa ating nag-iisang Diyos. Palakpakan natin ang ating malamang Panginoon, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo. Dahil narito nga tayo maminamahal upang ibigay ang ating mga sarili upang sumamba sa ating napakabait na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Amen. At we give a double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories, treasure the blessed teachings ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganun din, magandang-magandang hapon sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at kanilang mga grandchildren ng ating dearly beloved parents in the Lord, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa kapatiran po nating kasama ngayon at sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon po dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At kung anumang oras datnan kayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ito sa buong mundo, magandang araw, gabi o hapon sa ating minamahal, iniibig na mga kapatiran at ating mga kapwa tao, kapwa mananampalataya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At narito na tayo maminamahal sa pag-aral ng mga salita ng mahal na Panginoon. At pinagpala po kami maminamahal, aking beloved daughter. At kaisa kami nakasama sa ating pong preachers annual meeting. At medyo malayo-layo dito sa atin dahil from north to south ay nandun kami sa Dasmariñas, Cavite. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang venue, maminamahal. Ating sariling pastoral house, fully air condition. At talagang nangangatog kami sa sobrang lamig. At pinagpala, malamig sa loob. Pero yung nasa loob, maminamahal, naglagablab, nakainitan. Palakpakan at purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil maminamahal, kasama namin ang man of God. Purihin ang ating Diyos na buhay, ang huling propeta, maminamahal sa buong mundo, na talagang itinalaga. Hallelujah, the end time. At huling, nitong katapusang mga araw, maminamahal na talagang propeta, maminamahal na sabi nga ng aming napag-usapan, siya maminamahal ang regalo ng ministeryong ito, regalo sa atin
upang tayo po, minamahal, ay magkaroon ng tunay na kaligtasan at makamit natin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Pinagpala kaming lubos, maminamahal. Dahil mapasimula pa lamang sa amin pa lamang pagpupuri, ay talagang naramdaman namin ang napakatamis, maalab na presensya ng ating mahal na Panginoon. Talagang habang inaantay po namin, napakahabang pagpupuri na talagang pinagpalang lubos. Dahil sabi nga ng ating dearly beloved pastor, more praising, more blessing. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang tema po ng aming pong napag-usapan ay the glory of His presence. Preparing the last days. Tayo po'y pinaghahanda na nitong huling mga panahon, maminamahal, dahil ang panahon ay mapanganib. At talagang totoong hindi biro at hindi basta-basta, maminamahal, na tayo po'y maiwan sa muling pagdagit ng mga banal. Kaya ito po ang pinaghahandaan, hindi lamang ng mga ordained preacher, ng preachers, ng the whole family of our dearly beloved parents in the Lord, lalong-lalo na sa atin na mga mananampalataya kay Kristo, na siyang the body of Christ, na siyang kailangan, maminamahal, na huwag tayong magpapatumpik-tumpik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo tayo mag-umigting na magpakainit dahil malapit na ang katapusan ng ating pananampalataya, at tayo na po'y dagitin, tayo na po ay makarinig ng pagtunog ng trumpeta, tayo na po'y kukunin ng ating mahal na Panginoon, sasalubungin na po natin siya sa may alapaap, ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit hindi yan, maminamahal, ang ating tema, atin lamang pong ating pag-aaralan, akin lamang pong ini-elaborate sa inyo, dahil napakahalaga na mahatiran kayo, maminamahal, ng magandang balita nitong hapong ito, dahil kami na naman po ay palaot sa ating pong krusada sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo diyan sa dako ng Kulyon, Palawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at see you there, ating mga beloved brethren, ating minamahal na mga naimbitahan na nakabasa na ng ating tarpaulin, nakatanggap na ng mga pulitos, yung pong ating leaflets, ay atin na pinasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, we are talking about the word of reconciliation. Atin pong pag-usapan ngayong hapong ito, maminamahal, yung ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagkakasundo sa atin bilang makasalanan, at sa Diyos, maminamahal, na umibig sa atin, hallelujah, nagpapahalaga sa ating kaligtasan, na dito po sa mundong ating ginagalawan, ang lahat ng mga mananampalataya ay kasama po, hallelujah, ang lahat. Pag sinabing lahat, hindi po kami exempted na mga tumatayo sa pulpito, ating pong mga choir members, ating mga pastoral workers, tayong lahat, kami na mahal, ay sama-sama nagkakaisa, at hallelujah, isa lamang sa paningin ng ating mahal na Panginoon, pantay-pantay. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Pinakipagkasundo tayo ng ating mahal na Panginoon, na gaano man ang ating nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala, ano man ang ating nagagawa sa ating kapwa, amen, amen, ano man ang mayroon ang mga mananampalataya, dahil minsan, maminamahal, puso ang Diablo. He will always stir up the faith of all the believers. Talagang kanya po itong yayanigin. Kanya itong talagang subukang haliwasakin. Pero hindi siya magtatagumpay, dahil mayroon nga po tayong Diyos na nagkatawang tao upang tayo po'y ipagkakasundo sa ating Ama sa langit, para tayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po'y pagkakasunduin. Amen. Kaya sa mga magkakapatid, maminamahal, talagang makikita na po nitong huling panahon ang pangungusap ng ating dearly beloved parents in the Lord through their children, maminamahal, na sa abot ng ating makakaya, lahat ng anumang gusot ng mga mananampalataya sa buong mundo, buong Pilipinas, sa lahat ng dako, maminamahal, ay kinakailangan marireach na po natin. At tayo na ngayon, maminamahal, ay magkaisa na
na ihanda ang ating mga sarili dahil anytime now, rapture will take place. Nandito na po tayo sa huling panahon ng ating buhay. Kindly open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 18 up to 21. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 18 hanggang 21. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 21, ganito pong sinasabi, natapuat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na ipinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin na kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Iyong hindi nakakikilala sa kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. Palakpakan at pagpapalain ang mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Everybody shout praise the Lord. Tingnan niyo maminamahal itong mga talatang ito. Ano po ang kalagayan ng tao? Ano po ang kalagayan ng mga mananampalataya? Ano po ang ating kalagayan sa ating kapwa? Ano po ang ating kalagayan towards our God? Di po ba tayo maminamahal ay dati-rating mga makasalanan? Dati-rating walang silbi? Dati-rating mga suwail? Dati-rating maminamahal talagang wala ng pakinabang sa mundong ito? Ngunit dumating ang habag ng Diyos. Amen. Kanya pong ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya, pagkatiwalaan ng kanilang buhay. Hallelujah. Yung ipinanganak doon sa pasabsaban, yung nagmamahal na Kristo, maminamahal na umako sa ating mga kasalanan. Kanya itong ginawa upang tayo po'y ipagkakasundo sa ating Ama sa Langit. Eh kung ginagawa yan ng ating mahal na Panginoon, bakit ang magkakapatid hindi magkakasundo? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit kinakailangan maminamahal at talagang hallelujah, mag-iiba-iba tayo ng mga pangangatwiran, mga pag-uugali, samantalang isang Kristo ang napako para sa ating mga kasalanan. Amen. Ito daw po ay mga gawa at lalang ng Diablo dahil ayaw niya na mayroong maligtas, ayaw niya na mayroong mananatili sa buong-buong katotohanan sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Kaya kanya itong wasakin. Eh, tingnan niyo maminamahal. Napakakaunti na nga lang sa natin pagkatapos talagang siya tayo pa ang pinakikialaman. Bakit? Dahil ang sabi ng Diablo, yung buong mundo, yung nakikita natin sa mong palibot, kanya yan eh. Amen? Talagang wala talaga siyang ibang pinupuntirya. Wala siyang ibang pinupoint out, maminamahal, kung hindi ang mga Kristiyano, maminamahal, lalong-lalo na yung mga tumitingin ng mga kamalian ng kanilang kapwa, mananampalataya, na hindi nila tinitingnan ang kanilang mga sarili para bagang naghahanap na lamang ng kamalian. Hindi po tayo naghahanap ng kamalian sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito sa ministeryong ito, ang ating hinahanap ay ang kabutihan ng Diyos na kung paano po tayo, hallelujah, may mga daladalang problema galing sa ating mga tahanan, kung paano po tayo, maminamahal, hallelujah, wala ng kapag-apag-asa. Dumadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo dahil alam natin kapag tayo nakipag-fellowship sa lahat ng mga mananampalataya, dagdagan ang ating pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Sa ating pagdalo, makakarinig tayo ng mga encouraging words sa pamamagitan ng mga patotoo. Amen. Nakakarinig tayo ng ibanghilyo ng kaligtasan na may kapangyarihan na kayang durugin anumang mga balakid na ginagawa ng kalaban na inuudyukan ang ating mga sarili. Kaya nga, maminamahal, ang mga Kristiyano hindi dapat magkaroon ng kaisipan ng pagkipagkanya-kanya, paglalaban-laban o di pagpapaligsahan.
ang mga Kristiyano maminamahal ay walang ibang ginagawa kundi hanapin ang mga kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon upang ang lahat na maginawa ng Diablo ay mga laglag na lamang sa ating mga sarili. Dahil kung ang ating kaisipan at ang ating puso, maminamahal, ay palaging nakatuon kay Kristo, palaging nakatuon sa ating mahal na Panginoon, walang pag-aalinlangan, hindi mananaig ang mga kalabit, ang mga lalang ng Diablo na walang ibang ginawa kundi udyukan tayo para maghanap ng kamalian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, ang sabi rito, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and have given to us the ministry of reconciliation. Ginagamit, maminamahal, ang ating beloved parents in the Lord sa kasalukuyan ang their beloved children. Amen? Amen? Na sabi nga nila, maminamahal, the world is too big na ating panghanapin yung mga nawawalang tupa. Hindi na po natin, hallelujah, hahanapin ang nandyan na sa ating sarili, kaya wag na po tayong, hallelujah, maghanapan pa ng mga anong mga bagay na nagiging istorbo sa atin pong mga paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ating hanapin ay yung mga Kristiyano ngayon na nandyan pa sa sanlibutan. Kaya po tayo nagkukrusada. Kaya po tayo may gawaing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya mayroon tayo mga Bible studies. Kaya nga po tayo mayroon pong paghahayo, panghihikayat, maminamahal, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay na may Kristo na nagmamahal sa kanila. Eh kung hindi tayo mahahanapan ng pagmamahal, maminamahal, dito mismo sa loob ng iglesia, paano maniniwala? Amen. Yung nasa labas. Amen. Pagpunta rito, lagi mong hinahanap. Para kang yung sinasabi nga ngayon ng talagang social media. At isa yan sa talagang influencer na dapat iwasan ng lahat ng mga mananampalataya. Yung laging naghahanap, yung naging maritis at nagiging tulits. Ano ang latest? Ano ang mapag-uusapan? Dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon, ang latest dito ay palagi kang mapupuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil yun ang kailangan to conquer this world. Amen. Atin pong magapi ang mundong ito. Atin pong madaig ang mga bulong ng Diablo. Tayo magtatagumpay, maminamahal, dahil ipinagkakasundo na tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang mga kasalanan mo at kasalanan ko, pinatawad na ng mahal na Panginoon. Hindi na yan paulit-ulit na kalkalin pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na po yan dapat titingnan pa. Amen. Kinakailangan po yan, maminamahal, iwanan na, ibaon na sa limot. Amen. Amen. Harapin na po natin itong paglilingkod natin na ito, na maihanda natin ang ating mga sarili. Dahil anytime now, maminamahal, sabi ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, beloved death, maminamahal, hallelujah, grabe na ngayon ang nakakatakot na bagay. Mayroon siyang nire-reveal, maminamahal, na talagang pangyayari din ngayon sa Amerika at diyan sa dako, maminamahal, ng Israel, na kapag ito po ang ating pagbabasihan, ito na po talaga ang pang-gising sa lahat ng mga mananampalataya na natutulog pa sa kasalukuyan. Amen. Dahil ang Israel daw, maminamahal, for the first time, 3 months ago, if I'm not mistaken, 3 months ago, nagkaroon daw po sila ng drill na the whole participants is the whole Israelites people. Nagkaroon sila ng drill, maminamahal, again sa isang bansa na kanila nang gigirahin, wawasakin, at the same time, ang Amerika, maminamahal, talaga nang hintatakutan na ngayon dahil yan sa hidwaan ngayon ng Russia at ng Ukraine. Dahil ang pag-uusapan po diyan, maminamahal, ay hindi na po armas na digato. Yung kakalabitin mo pa, hindi na po.
ang pinag-uusapan po diyan ay yun ang kinatatakutan, yung weapon of mass destruction. Yun na pong nuclear ang pinag-uusapan diyan. Na wala nang matitira kahit saan ka magtatago. Amen. Kahit mga ok-ok nga daw, yung ok-ok, yung tawag niyan, cockroach ay hindi nabubuhay kapag di ipis, kapag di dinaanan niya ng nuclear power. Dahil wala talaga, walang matitira. Kaya nga maminamahal ang atin pong pagtutunan ngayon ng pansin ay kung paano natin malinis ang ating mga sarili upang maihanda ito. Anumang oras, tutunog ang trumpeta, magbabalik ang ating mahal na Panginoon, karapat dapat tayong sasalubong sa ating tagapagligtas para tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating napakabait na Diyos. Amen? Everybody shout praise the Lord! Eh, wala nang panahon ngayon, maminamahal, magpatumpik-tumpik pa. Wala nang panahon ngayon ng panlalamig, panlulupay-pay. Kinakailangan kung anong ating bilang ng Linggo, ganun din ang ating bilang ng Miyerkules, ganun din ang ating bilang sa overnight prayer. Amen? Sinong sasalba sa mundo na ating ginagalawan? Wala nang inaasahan dito. Alam natin, tayo ang asin, tayo ang ilaw. Amen? Tayo ang may dala ng kapangyarihan para mabuksan sila sa kanilang pangunawa. Kaya nga ang sabi natin binasang talata, tayo na lang nag-iisang pag-asa. Dahil si Kristo ay kasama natin. Gumagawa si Kristo sa ating mga buhay. Nakikita ang ating Kristo sa ating mga buhay. Amen? Everybody shout praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, maminamahal, ang kinakailangang ikokonsentrate ng lahat na mga nanlalamig, nanlulupaypay. Kaya nga, ganun na lamang ang atin pong pananaw. Nawagan, mayroon tayong krusadang kinakaharap. Dapat lahat ng mga mananampalataya, lalong-lalo na yung mayroon pong mga posisyon ginagampanan sa ating banal na iglesia, dapat magkukumahog tayo dito sa pastoral para makiisa tayong magpuri, manalangin, mag-ayuno, ipanalangin natin na magtatagumpay itong krusadang ito. Itong ating anniversary revival crusade na ito, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. E sino asahan natin? Ang ating asahan ay ang ating mga sarili dahil proyekto ito na mga pinagpala ng mga mananampalataya na matagal nang ipinanalangin ng ating dearly beloved pastor, ating dearly beloved assistant pastor, ng kanilang mga beloved children ngayon, maminamahal, na hindi sila nagpabaya. Ganun na lamang kanilang pag-iyak, maminamahal, pagsamo sa ating mahal na Panginoon na lahat ng mga nawawala, lahat ng mga nanlalamig na lulupaypay, lahat ng mga tumatalikod, lahat, maminamahal, na talaga iniwan na nila ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay magkaroon tayong responsibilidad para sa kanila. Dalawin natin sila sa kanilang mga tahanan. Puntahan natin sila, maminamahal. Anong nagiging balakid, anong nagiging hadlang, maminamahal. Hindi tayo na mga Kristiyano ang magkalaban. Ang ating kalaban dito'y walang laman, walang buto. Si Satanas, haleluya, mismo na mag-uudyok sa ating mga kapatid na ito na nangawala, na nanlulupaypay, maminamahal, dahil sa mga salita. Kaya nga, marinig, makinig kayo, maminamahal, ng mainam. Mga the word of reconciliation. Salita, maminamahal. Di ba ang salita? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Sa pamamagitan ng salita, maaring sila'y nalulupaypay, umatras. Sa pamamagitan din ng salita, maipapanumbalik natin sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa po sa pinakamahalagang sangkap, maminamahal, na sa aming mga pag-uusap bilang mga elders ninyo, bilang mga preachers ninyo, bilang nangangalaga sa inyong mga kaluluwa, katuwang, hallelujah, extension ng ating dearly beloved parents in the Lord. Now, maminamahal, na pinangasiwaan na ng kanilang mga beloved children, grandchildren at children-in-law. Alam niyo, maminamahal, hallelujah, ang ating pagkakaisa na ito, na layunin, hallelujah, ay atin na po, maminamahal, bantayan ang ating mga sarili na huwag na tayong panghimasukan ng gawa ng kaaway dahil hindi po tayo magkakalaban. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Yung sa kaliwa mo, sa kanan mo, sa harapan mo, sa likod mo, hindi mo kalaban yan. Kapatid mo yan sa mahal na Panginoon. Amen! E minsan nasasaktan lamang tayo dito sa mga mangangaral. Dahil minsan, ang mangangaral mamin naman sa sobrang tigas na ng ating mga ulo. Sobra ng talagang tigang ng ating mga puso. At ang mga isipan, hindi na tayo maminamahal, marireach. Minsan nasasaktan tayo sa kanilang mga salitang ginagamit. Pero maminamahal, yung mga salitang yun, ang titingnan natin na ang pinatuturingan doon, maminamahal, ay walang iba kundi yung kalaban nating si Satanas na talagang masamang espiritu na uudyok at uudyok sa'yo, ay mayroon pang mga kumakatig, mayroon pang talagang nagagatong. Amen. Eh talagang magliliyab talaga yan. Dahil kapag may usok talaga, may siga talaga yan. Amen. Amen. So, kinakailangan ng mga Kristiyano ay mapagbantay dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil nabubuhay tayo ngayon sa ating mga sarili, maminamahal, alalahanin natin, mayroong nakikipagkasundo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo ang napako sa krus ng Kalbaryo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Mayroong Diyos na nagkatawang tao. Mayroong Kristo na nagmamahal sa atin. Siya ang nakipag-usap, ang kanyang buhay, ang kanyang ibinigay upang magiging kapalit sa ating mga kaligtasan. Ipinagkasundo tayo sa kanyang Ama na siya rin mismo maminamahal. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, He's like us. Nagiging flesh din siya para maranasan niya gaano kahirap ang pagiging laman. E kung napagtagumpayan ang laman na Kristo nung siya ipinanganak dito sa mundo, ibig sabihin na pagtagumpayan niya, ikaw na kanyang binili, na kanyang dugo, tayo na nandito sa buong-buong katotohanan, walang dahilan na hindi natin halilip mapagtagumpayan itong mga panggugulo ng kalaban. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ephesians chapter 2, verse 16 up to 22. Episode 2:16 hanggang 22. Kindly, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Ephesians, Kabanata 2, ang talata 16 hanggang 22. Ito po yung sinasabi. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan sa Diyos sa Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang mga talata, maminamahal. Upang tayo mahimasmasa na ngayon, do not look unto man, do not look unto any person, especially your pastor, your workers, your ordained preacher, your elders, lahat ng mga tumatayo, your co-choir members, your co-brethren, kapwa mo mananampalataya, do not look unto them. Look unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Si Kristo lamang ating titingnan, dahil kapag tao tayo titingin, maraming katitisurang bagay. Eh bakit natin titingnan yan, samantalang hindi naman ang tao ang nakapag-reconcile sa ating mga kasalanan? Si Kristo naman. Amen! Amen! Kaya nga, maminamahal, maliwanag itong ating binasa ng mga talata. Amen! Amen! Dito pa lamang sa 16, pinatay ang pagkakaalit. Sinabi rito, slain the enmity hereby. Sino pumatay itong pagkakaalit? Di ba ang mahal na Panginoon? Ginamit niya ang kanyang buhay kaysa isang buhay para hindi na tayo hiwalay. Ang sabi nga rito sa ating binasa, tayo na ngayon, maminamahal, ay itinatayo sa ibabaw ng kinasaligang mga apostol, mga propeta. Amen? Praise the Lord. Nang sabi nga rito, hallelujah, hindi ka na taga-ibang lupa,
Hindi ka na rin mga manlalakbay, kundi ikaw na ngayon ay kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati, mga sugarol, dati-rati, mga babaero, dati-rati, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga problema, pero ngayon, pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Balikan mo pa ba yun? Amen? Amen? Hindi na! Dahil nandito na ibinisa natin si Kristo. Amen? Tayo na, maminamahal, ay ang sabi nga rito, haleluya, sa ating binasang talata, napakaliwanag nito, maminamahal, na tayo na po'y naitatayo, o sinabi rito, maminamahal, na timplong banal sa Panginoon, timplong banal sa Panginoon, nang sabi rito, itinayo naman niya upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Grabe. Ibig sabihin, maminamahal, yung ating pagkatawag, hindi ordinaryong mananampalataya na kagaya lang ng ating minamahal na mga kababayan, papasok sa kanilang mga kampamento, sa kanilang simbahan, sambahan, daladala ng Biblia, pero wala namang nakikitang kabanalan, wala namang nakikitang mga himala, hindi naman nagbabago, hindi naman sila, maminamahal, halala katunghay ng talagang totoong pagmamahal, na yung paghibik mo, pag-iyak mo, kapag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon, nagpapakumbaba ka, gaano man katigas ang iyong puso, nakakahingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Amen! At yung grabing puso mo ng punong-puno ng puot, lalabas ang lahat ng mga kapuutan na yan, papalitan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kaya magbubunga po yung Espiritu ng Diyos na suma sa atin. Imagine yan, maminamahal. Kaya pala, ang sabi ng ating unang binasa, we are ambassadors. Amen? May mga ambassador ba, maminamahal, na hindi maayos yung pang pinadala ka? Kung ambassador ka ng Taiwan, ambassador ka ng Japan, eh, marami mga Pilipino doon. Pag hindi mo may pagkasundo yung mga Pilipino doon na pinapadala sa ibang bansa, at hindi maayos sa kailang mga employers, sa kailang pinagtatrabahuan, at towards the Filipinos or Pilipinas, sa mga, sa ating mga batas sa Pilipinas, eh, anong silbi ng mga ambassadors na yan? Amen? We are ambassadors in Christ. Yung ating binasang unang talata kanina, amen? Amen? Kaya think it over and over and over again. Sino tayo sa paningin ng Diyos? Espesyal. Amen. Espesyal na anak ng Diyos. Espesyal na pinili ng mahal na Panginoon. Dinala dito sa buong-buong katotohanan upang hindi tayo maging palamuti diyan. Kaya nga kasi, maminamahal, ang mga Kristiyano, hindi nagbubunga dahil ang lagi natin nakikita yung sa katabi mo lang, sa kaliwa mo, sa kanan, sa likod, sa harapan. Wala tayong nakikita pagdating natin sa bahay na mayroong nangangailangan doon ng kaligtasan na kinakailangan, bahagi na natin ng mga salita ng Diyos. It is our task. It is our duties na yung ating mga patutuo, napakinggan mo mga patutuo dito. Hindi mo lamang napakinggan dito, ipatutuo mo rin sa labas para yun po mga panggugulo ng Diablo upang magkaroon, ma-stir up, hallelujah, guluhin ang kanyang iglesia, matatagumpayan, mapagtagumpayan natin dahil sa pagdadala ng isang kaluluwa pa lamang sa paanan ng ating mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Amen? Amen? Naririnig niyo palagi sa ating mga beloved elders at tumatayo dito. Hindi kasi natin na kukonvert yung ating isipan. Yung ating isipan palaging nakatuon. Ano na naman kaya ang mensahe? Ako na naman ang patatamaan. Ano na naman kaya ang mangyari? Hindi. Pagdating dito, wala tayong ibang business kung hindi paano natin palaguin ang ating mga sarili. Paano natin purihin ang mahal na Panginoon? Dahil sa pagpupuri, grabe ang pagpapala! Sa pakikinig ng ebanghelyo na kaligtasan ni himay-himay mo, grabe ang pagpapala diyan. Amen? Pakikinig ng mga patotoo, hinihimay-himay mo, yung mga patotoo, bagamat pabalik-balik, paulit-ulit, pero mayroon at mayroon ka talagang makukuha na karagdagan mong kaalamang espiritual. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang problema kasi natin, alam ko na yan. Yung patotoo ni Brother Bob, alam ko na yan. Ang patotoo ni Brother Bob, alam ko na yan.
Memorize ko na. Wala pong namimemorize dito dahil ang mahal na Panginoon, para yang nagluluto, kahit expert ka na sa pagluluto, kapag lagi kang nagluluto, lalong sasarap yung iyong niluluto. Ganon din ang mga Kristiyano, habang nakikinig ka ng ebanghelyo ng kaligtasan, nakikinig ka ng mga patotoo, habang pumupuri ka sa ating mahal na Panginoon, sumasarap ang iyong pagsasagawa. Hallelujah! Napurihin mong ating mahal na Panginoon, lalong sumasarap at sumasarap. Amen! Hindi ka nanghihinawa. Kaya nga, sabi ng ating mga mangaral dito, nananabik ang mga totoong Kristiyano. Dahil, ang sabi nga ng mahal na Panginoon, how many years ago, nung siya nagkatawang tao, it is finished. Kanyang pinaghirapan na yan. Bakit pa tayo magpa-entangle, magpatali muli dun sa ating dating mga buhay? Dati-rati naman talaga, mga chismoso tayo, mga chismosa. Dati-rati naman talaga, nakikialam tayo sa magbuhay na may buhay. Tinanikuran na natin yan. Hindi na tayo ganun. Tayo na yung mga bagong nilalang kasama ni Kristo, ipinanganak na ni Kristo na nung tayo nabautiswan sa tubig sa pangalan ni Jesus, pag-aho natin tayo na po yung mga bagong nilalang. Iniwan na ang masamang buhay doon sa tubig. Amen! Ikaw na yung Kristiyanong tunay. Karapat-dapat ka nang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dito sa huling talata, maminamahal, dito sa aklat ng Kolosas, 1:20-22. Dito po sa aklat ng Taga-Kolosas, Kabanatang 1:20-22. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niyang sinabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan, at kayo ng nakaraang panahon ay maghiwalay at mga kaaway sa inyong pag-isip, sa inyong mga gawang masasama. 22, gayon may pinakapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa kaharapan niya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi tayo ang gumawa niyan. Ang Diyos na nagkatawang tao na nahabag sa atin. Amen! Kaya nga, ang kaligtasan is by grace. Ye are saved through Christ. Eh, bakit ba may namahal ang mga Kristiyano eh, langing talagang naghahanap? May hinahanap. Ang hanapin natin, maminamahal, yung kalooban ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag nating hanapan ang ating kapwa, mananampalataya, ating mga manggagawa, ang mga beloved babies, mga ating beloved pastor, beloved mama din. Dahil maminamahal, tinapos na ng mahal na Panginoon. Ipinagkasundo na nga tayo. Amen? Amen? Ano pa bang hinahanap mo? Ano pa bang hahanapin natin? Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I see whether there be things in earth or things in heaven. And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Tingnan niyo po, the war against our mind, the war against our heart. Amen. Nakipagtalo ang isip, nakipagtalo ang puso. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi rito, in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Nung ipinagkasundo tayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang ama, sa kanyang sarili, maminamahal, nung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, maminamahal, lahat ng ating mga grievances, lahat ng ating mga daladala na mga kahinaan, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, lahat yan, maminamahal, ay binaon ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, nung ikaw at ako ay nagpapatuloy, maminamahal,
yung kanyang layunin ay upang dalisayin tayo. Ang mga salita ng Diyos, kapag tayo po'y napaalalahanan, tayo po'y naturuan, dinadalisay tayo. Amen! Hindi tayo pinapasama, dinadalisay tayo dahil ang sabi nga rito, a perfect church without blemishes, without wrinkles, spotless will be brought to heaven. E yung kanyang reconciliation para sa atin, sapat na. Amen? Na huwag na nating paghariin, huwag na nating, hallelujah, udyo ka ng ating mga sarili na magiging rebellious pa, na magiging, hallelujah, mag-isip pa ng kung ano-ano, dahil hindi yan ang layunin ng mahal na Panginoon. Ang layunin niya, ang kanyang pagsasakripisyo ay upang mapabuti ang lahat ng mga pinagpala, tinubos ng ating mahal na Panginoon, nakakakilala kay Kristo, ngayon nandito na sa kanyang buong-buong iglesia, buong-buong katotohanan, na ito na ang kanya po ngayong pinangangalagaan na anytime tutunog ang trumpeta. Amen. We are now in the last days. Amen. Be not deceived. Amen. Huwag tayo pong magpapabulong sa kaaway. Amen. Amen. Gaano mang kasakit ang mga pangangaral, yan, maminamari, ariin natin na dinadalisay tayo, tinutuwid tayo. Kung sa ginto pa ay parang lilitaw talaga yung ginto, 2,000 degrees Fahrenheit. Imagine yun eh, 100 lang boiling point eh, talagang nalalaswa na tayo. Yan eh, mga salita lang na mahal pa yun para pala maiayos ang ating mga sarili. Eh ngayon, maayos ka na? Ano pa bang hinahanap natin? Ang hanapin natin ay yung how you glorify your God. Paano mo mag-glorify ang iyong Diyos? Paano mo maitaas, mapalugdan ang iyong Diyos? Amen! Palakpakan natin ang ating mahal. Palabang awitan natin ang ating napakabait na Diyos. Amen na mahal. Hallelujah! 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 Walang ibang ligaya. Sa mundong ito, wala nang iba. Amen! Amen! Ito ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Magkakapatid, magkakasundo na. Dali, pinagkasundo na tayo. Papagkasunduin pa yung mga hindi. Dahil ang Diyos ay napakasagana ng kanyang pagmamahal. Napakasagana ng kanyang pagpapahalaga sa atin. Amen! Walang ibang ligaya kundi ang mag-apiling ka. Tulog mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ko lalayo? Nasa iyo ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, ating Panginoon sa buhay ko. Yes, even Lord, thank you so much for your Jesus. Ating mga Panginoon, maminamahal, tulitonin yung inyong mga isipan. Paano tayo magtatagumpay itong ating kinakaharap sa kasalukuyan, maminamahal, na panahon, we are now in the last days. Nandito na po tayo sa huling panahon. Hindi lang dubli-dubli, tripli-tripli ang pagdudulo ng Diablo upang ang mga mananampalataya, maminamahal, mahulog sa kanyang kamay. Pero hindi siya magtatagumpay. Balik
ang mga panalangin ng kanyang propeta. Ang mga panalangin na minamahal ng mga matutuwid ay higit na pinigigingan ng ating malapainon. Hindi magtatagumpay ang kalaban. Tayo'y magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Walang ibang ligaya kundi ang pagkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko iligtas ang buhay, bakit pa ko'y lalayo? Sa'yo na ang lakas, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon. Hallelujah! Sa buhay ko, walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Tulad mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko, iligtas ang buhay, bakit pa ko lalayo? Sa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pang sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Purihin ang ating mahal na Jesus, mga namahal. Walang kasing bait ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sino tayo upang paglaanan ang kanyang buhay? Upang tayo ipagkakasundo ng mga hidwaan, mga pagkaalitan, anuman ang mga nararamdaman ng mga mananampalataya dahil lamang sa mga saway, sa pagtutuwid na minsan di natin natitake. Dahil parang sinasabi na natin na susubrahan na tayo, wala pong nasusubrahan doon, maminamahan. Pagmamahal ng Diyos sa iyo, kapatid. Pagmamahal ng Diyos sa atin, mga minamahal. Nangingibabaw sa ating mga puso. Nangingibabaw dahil galing sa Diyos ang puso na mayroon tayo ngayon. Ang mga mangangaral, mga minamahal, na walang ibang layunin kung hindi mailapit tayo. May handa ang ating mga sarili anumang oras. Tutunog ang hudyat ng pagtatagumpay, ang trumpeta. Lahat tayo makakarinig. Kaya alisin na ang hidwaan, alisin na ang pagkakampi-kampi, alisin na ang mga hindi maganda sa loob ng iglesia. Pagyamanin natin ang ginawa ng mahal na Panginoon na tayo pinagkasundo niya. Yan lamang ang maghiging susi, maminamahan. Dahil pinamumuhunan niya ng pag-ibig niya sa atin. Napakabigat ang krus na kanyang dinadala. Mga kasalan natin yan. Ibibiro na pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Mayroong mga magulang natin sa mahal na may lumuluhod araw at gabi. Pinili ng mahal na Panginoon. Mga manggagawa. Hallelujah. Mga beloved babies na kami, ating beloved parents in the Lord, na talagang kumakalinga sa atin. Talagang upang ang atin pong mga kahinaan, ang atin pong mga natitira pa, na minsan ito, maminamahal, nagiging sanhi, na pag hindi tayo naging mapagbantay, mahulog tayo sa kamay ng Diablo. Ayaw nating pahintulutan yan. Ang pagmamahal ng propeta ng Diyos, ng man of God, ay nakakaabot na sa atin. Wala tayong nakakitang mga himala kung hindi nakaabot ang kanyang mga panalangin. Hindi tayo nagbago. Hindi natin natatanggap ang masaganang pagpapala ngayon na ngayon tinatamasa na natin. Kung hindi itinuro ng ating mahal na pastor sa atin ito, at kung hindi nagsakripisyo ang ating mahal na pastor sa krus ng Kalbaryo,
walang pakikipagkasundo sa atin hanggang ngayon, alipin tayo ng kasalanan. Salamat sa ating mahal na pastor. Salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ginagawa niyang lahat ng bagay upang tayo maminamahal itong mga araw na ito. Tayo mga nanatili, nandito pa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, ikayatin natin yung mga Linggo lamang dumadalo. Pahalagahan na nila ang kalima kaligtasan. It's either Wednesday ang pagtunog ng trumpeta. It's either Friday overnight prayer ang pagtunog ng trumpeta. Kapag wala ka din sa gawa, hindi mo marinig ang pagtunog ng trumpeta. Tapos na. Naginawa ng mahal na Panginoon ang rekonsilasyon na yan. Ang sa atin na lamang ngayon ay isa sa gawa. Isa sa gawa. Huwag tayong makinig sa bulong ng Diablo. Sa bulong ng ating mga puso. Sa lahat kami na mahal na mga naririnig. Dati nagkita natin, huwag tayong tumingin dyan. Si Kristo lang ating titingnan. Dahil siyang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Isang tiyak na bagay, magtatagumpay tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa hapong ito, dumalangin tayo na ginagpapagpala naming Ama. Diyos namin sa lahat, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming maraming salamat sa iyong mga salita. Dalisay na mga salita. Naging ginto sa aming mga puso at isipan. Napakahalagang mga mensaheng ito. Nang gagaling sa aming minamahal, ginagalang na Pastor, beloved Mama, dear, ng kalimang beloved children, grandchildren, children, ng mga manggagawa, aming magatuwang, beloved elders. Salamat pala pa, Jesus. Hallelujah. Patuloy na nanatili ang mga salitang ito na dumadaloy sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Tulungan mo yung mga anak na magpahalaga. Makita na nila ang brighter light nitong mga salitang ito, mga minamahal. Mahal na Panginoon, kaya tulungan mo kami na maging mapagmatyag at manatili kami dito sa aral na ito. Anumang mga pangiling lang ng Diablo, hindi kami magagapi, hindi kami matadala. Panghawakan mong iyong mga anak na ito, halina manatili sa kanilang pananampalataya, manatili sa kanilang naririnig. Panghawakan mo kaming lahat, Mano Panginoon, dahil kami ay mahina. Wala kaming kakayahan. Kami lamang ay naniniwala at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Sa pangkalahatang panalangin ng aming dear beloved Pastor Will Distrad Almeida, dear beloved children, amin ang inangkin ng katugunan na aming mga dalangin. Kaya sa mga oras na ito, ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo, cancer, banggitin niyo, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, natanguri na makaramdaman, mga pandalamig, panulupaypay, hallelujah! To the first prayer of beloved Pastor Will Distrad Almeida, we command you, leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, natanguri na makaramdaman, lahat ng mga problema, marital problem, marijuana addict, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, drug addict sa pangalan ni Jesus. Ang mga bisyo, pagsusugal, pag-inom ng alak, kasawt, 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 kasawt. Complete healing and deliverance. We pray right now in the mighty name of Jesus. We give the promise, the answers of our prayers in the mighty name of Jesus. Thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much, my dear God. Tas ating dalawang kamay, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ating Diyos sa buhay. Dalisay ang kanyang mga salita. Purong-puro mananahan sa ating puso't isipan. Isagawa natin ito. Isang tiyak na bagay. Magtatagumpay ang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tumalon, sabay-sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.